inisnab ako. Pero, President Duterte, please, give me a chance. I hope one day, mamahalin mo rin ako. Hi, Maharlicans. Kumusta po kayo lahat at mabuhay? Sa pag-usapan po natin ang anak ng mag-asawang traidor na Ninoy at Cory Aquino na pareho ng sumalangin at mabuti naman at wala ng salot sa ating lipunan. Ganun pa man po, unang-una sa kanyang pag-akyat sa stage ay para po siyang nang-aakit, para po siyang for sale doon sa gitna ng ng entablado. At sa nasabi po niya na naghanda siya, na 26 ang kanyang bewang, ang tanong ko sa babaeng ito, bakit ano ba ang pupuntahan mo at kailangan paghandaan mo at magpapayat ka ng bewang? Well, it's okay na magpapayat ka for your own good. Being healthy, that's fine. Pero yung talagang i-emote mo pa na nagpapayat ka, ang tanong ko, bakit turuhan ba ang pupunta mo sa stage? Okay? Magtuturo ka ba doon sa hindi po nakakuha ng salitang yun, i-google nyo na lang po para malaman ninyo. Ganun pa man po, ito pong napansin ko dito, unang-una masyado pong mahalay ang kanyang mga pagde-deliver ng kanyang salta, which is alam naman natin ang kanyang kategorya. Okay? Masyado po siyang nagpapapansin na kung tutuusin, kilala naman kung gaano itong babaeng ito kahalay sa kanyang mga shows. Ganun pa man ang usaping yun during the meeting or yung okasyon na yun sa harap ng mga maliit at malalaking negosyante ay usapin na malaking may kukontribute sa ating lipunan o sa ating mga kababayan. Pero hindi akma itong mga tirada nitong babaeng ito. Dapat po dito sa babaeng ito na KRIS AQUINO na para bang uhaw na uhaw pa rin sa atensyon ng sambayanan. Kung talagang gusto mo magpa-cute-cute, 'di ba? Doon ka sa sarili mong TV show na maglandi-landi ka, na mahalay ka. Talagang dito mo po makikita ang kaletsehan ng babaeng ito. Ba't ganun pa man, wala akong pakialam sa kanya kung lumandi-landi siya. Pero, sa usaping yun, ay ang pinaka napansin ko na nung sinabi ni DA Secretary Manny Piñol, na na-interview ko nung few days ago, a week ago, nung nanggaling siya din sa Los Angeles, napaka-talino at napaka-objective at very, very hardworking Department of Agriculture Secretary Manny Piñol. Napakagaling po ng mga sinabi ni Secretary Piñol. Pero napansin ko po talaga nung sinabi niya na maraming pera ang gobyerno, wag lang nanakawin. Kitang-kita po yung reaksyon ni KRIS AQUINO na defensive po siya na hindi daw sila nagnakaw ng pera ng bayan. But I believe bilang, syempre hindi naman, bilang Department of Secretary, hindi naman pwede magsalita si Secretary Piñol, nagnakaw kayo. But definitely, alam ng buong bayan na nagnakaw kayo, inagrabyado ninyo ang mamamayang Pilipino. At saka, pangalawa, yung tungkol sa farmers na issue na pinag-uusapan din sa meeting na yon, na sinabi ng isang guest doon na parang iimbitahan siya or gawin siyang endorser. Ang napansin ko dito, sabi niya, ayan, para hindi na magalit ang farmers sa amin. So, coming from her fucking mouth, ay galit po ang mga farmers, especially yung mga victims ng Hacienda Luisita. So, dito niyo po makikita na alam niya mismo na galit po ang ating mag-asaka sa mga salot na pamilyang ito. Okay? At hindi pa yon, nung sinabi sa kanya, nakakunin siya, ng isang guest na yon regarding doon sa mga gulay at mga kung ano-ano pang mga produkto na yon. So, nasa top of her mind ay commission, okay, percentage, at sinabi pa niya na si Boya Bubunda nandyan for the porsyento. So, dito po makikita na, di ba, pag nag-isip kasi yung isang tao, yung right there and then, kung ano yung nasa isip mo, yun yung sasabihin mo. Base po sa sinabi niya, siya ay iniisip niya yung perang makakamkam. So, kulang pa ba ang kinamkam ng pamilyang ito at inagrabyado ng pamilyang ito sa mga biktima ng Hacienda Luisita na hanggang ngayon po ay nagsasakripisyo at hindi pa binibigyan ng tamang benepisyo at tamang suporta sa mga ginawa ng kahayupan nila. Ganun pa man, dito mo makikita ang klase
ng pamilya ng Aquino sa babaeng ito na siya po ay sila ay hindi sincere. Kasi napaka-plastic ng babaeng ito. Sa mga nag-a-admire sa kanya, fine, okay lang yan kung admire yung kaartihan niya. Pero sa may mga matalinong pag-iisip at may bukas na puso, dito mo maramdaman ang kaplastika ng babaeng ito. Dahil yung mga ibang businesses doon na bigyan na ng building to, mayaman ka, ganyan-ganyan. Bakit hindi ikaw mag-offer right there sa stage? Diba? Ang in-offer niya, kung magkano, ang inisip niya kung magkano yung percentage o commission na matatanggap niya just in case na matuloy itong ano na to, itong sinasabing endorso. So ito po mga salot na Aquino ay salot talaga sa lipunan. At salamat naman at hindi nakarating si Mayor Duterte, no? O si President Duterte. At although, you know, yung mga tao nandun, syempre sabik na sabik sa kanya. Pero siguro, ang aking pananaw po dito, this is my view, okay? Na si Mayor Duterte ay ayaw makipag-deal sa babaeng haliparot, babaeng lukaret, at babaeng self-centered, at babaeng, you know, masyadong naglalandi dun sa stage. So yun lang, wala naman akong pakialam kung lumandi siya kahit anong gusto niya. Karapatan niya yun. Pero doon sa gitna ng mga lalaki or mga bisita, dito niyo po makikita kung gaano pupukita ang babaeng ito. So yun lang naman po ang aking opinion at mabuhay kayong lahat. At panoorin niyo po yung mga videos na yung portion kung paano lumandi-landi itong babaeng ito. Eto. How are you, Chris? Waiting. Good to see you. Ano yan, Gong? Kong palalika. Ikaw muna magsalita. Gusto ko marinig nila yung sinabi mo. Lumipat lang, gumanda na. Alam niyo po, I was excited just like you. I thought this would be an opportunity. Pero minsan ang mga first date, hindi natutuloy. President Duterte, pinaghandaan kita. Nag-jeta ako ng 2 linggo. 26 na lang po ang bewang ko ngayon. So, sisiguraduhin ko po maging 25 para sa next time na pagkikita natin. High value crops, no, mga seeds, inputs, no, and training farmers. Ang ginawa ko, nag-Viber group. So, you have a Viber group? Yeah. Can I join? Yeah, sure. In fact, alam mo kanina, Chris, nag-uusap lang kami ng mga kaibigan ko sa agri group, no? Alam mo, gawin natin si Chris na ano, ating endorser. Or your agri group? Na yes. Mga gulay. You know and why? Then, oo, para yung mga farmers hindi nagalit sa amin. Oo. At saka, I committed 100 million pesos. And of this, 15 million has already been released. Wow. Opo, na-release na po namin sa municipality of Zocon. You released it in just 4 months? Yes, ma'am. Ang taray mo. Ma'am, alam mo, totoo lang, ito na ikita ko. Huwag lang nating pakialaman ang pera ng gobyerno, maraming pera para sa tao. Huwag lang nating nakawin. And this I found out in the short time that I was appointed by President Duterte, Secretary of Agriculture. Secretly. Di naman kami nagnakaw. No, ma'am, hindi. Mamuna ako sa... Wala lang. Tuloy lang na. Wala. I want us to be friends. Ma'am. Samantala, no show sa date ni KRIS AQUINO si Pangulong Rodrigo Duterte matapos na umunoy atakihin ng migraine ang Pangulo. Bagamat nadismaya ang lahat sa pagkawala ng Pangulo sa Go Negosyo event na ginanap sa Davao City, hindi naman umano nawawala ng loob si KRIS na matutuloy din ang kanilang nakatakdang date. At sa kabuuang detalye, narito ang ating report. Nag-trending hindi lamang sa telebisyon, ngunit higit sa social media ang isinagawang unang pagratsyada ng National Micro Small and Medium Enterprises Summit 2016 sa Davao City sa panguna ng Go Negosyo. Inula ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ang nasabing summit
Una ay dahil sa pagkuha kay KRIS AQUINO bilang host ito at sa hindi pagsipot ng Pangulong Rodrigo Duterte sa binansaga ni KRIS na date nilang dalawa dahil sa pag-atake umano ng migraine nito. Alam niyo po, I was excited just like you. I thought this would be an opportunity. Pero minsan ang mga first date hindi natutuloy. Nagtanong po ako sa kuya ko kung dapat pong ituloy. Tumawag po ako at sinabi ko, Noy, I'm alone. Sabi ko sa kanya, what do I do? Sabi niya, you made a commitment. Nandiyan ka for go negosyo. Nandiyan ka because you believe in the Philippine economy. At nandiyan ka because you want everybody to be included in the growth of our economy. So, ituloy po natin to, di ba? Ganun po ang nangyayari talaga sa trabaho namin. Minsan yung co-star mo nagkakasakit. Bagamat hindi nakarating ang Pangulo sa summit, present naman ang mga maliliit at malalaking negosyante sa bansa na nagpalitan ng kanika nilang talino, karanasan at tulong na rin upang mabigyan ng pantay na oportunidad ang mga negosyante at kanilang mga produkto. Samantala, kahit bahagyang nadismaya ang ilan sa unfortunate na pag-absent ng Pangulo, ginampanan pa rin ni KRIS ang pagiging host sa pamamagitan ng pagiging witty upang ma-entertain ang mga dumalo sa summit. Hindi naman nawala ng loob si KRIS na sa susunod na National MSME Summit ay makakadate na niya ang Pangulo at mapag-uusapan ang posibilidad na maging magkatrabaho sila upang makatulong sa mga Pinoy.